subscribe to Alabila Amor. I'm your ring girls in Las Vegas. Yes, thank you. Thank you, guys. Hello, good evening, boxing fans. Ako dai si Jonas Sultan as a professional boxer diri sa Ala Boxing Gym. Please subscribe dito Bilyamor YouTube channel. Click the button below. Subscribe. Ilang taon ko lang ka na, Jonas? Sa ngayon, coach, 28 years old na ko ngayon. 28 years old. May asawa? Meron ng asawa. Meron ng asawa. Dalawang anak. Dalawang anak. Babae at laki? Babae lahat. Dalawa. Dalawang babae. Dalawang babae? Ngayon, may coming na lalaki. So, pang-apat? Dili. Pang-tatlo. Pang-tatlo. Dalawang babae? Dalawang babae. Tapos ngayon, may coming. May coming, isa. Ilang taong gulang na yung panganay? Yung panganay, 6 years old. Yung bunso, 4 years old. Regards mo, asawa mo? Hi pala sa asawa ko, si Nolibit Sultan. Sana suportahan mo ko palagi. Salamat sa mga suporta. Mahal na mahal ka ni Jonas Sultan. Ilan kayong magkakapatid? Kami lahat, walo kami lahat, tatlo lalaki at limang babae. Puro kayo boxer, yung malalaki tatlo? Yung puro laki, puro boxer. Sinong pinakamatanda sa inyo? Si Dundun Sultan. Dundun Sultan. Tapos ako sunod, tapos si Boise Sultan. Yung tatlo, puro boxer? Oo, boxer. Ba't nahiligan yung mag-boxer? Sinong nag-ano sa inyo na mag-boxer kayo? Yung tatay namin, siya mahilig sa boxing. Siya martial arts fighter. So, tinuruan niya kami ng boxing. Kaya, yung kuya ko, naupisa, tapos kami na sumunod na. Sinong pangalan ng tatay mo? Basilio Sultan. Junior si ano? Si Boise. Boise. Si Basilio Sultan. Boise. Yung mama mo, pangalan ng mama mo? Ang mama ko si Gino Viva Sultan. Gino Viva Sultan. Kumusta ang mama at papa mo? Yung mga kapatid mo, yun, lahat. Ay pala sa mama at papa ko, sa mga kapatid ko dyan. Suportahan nyo palagi ako. Sana magkasal kayo palagi sa mga darating kong laban. Sana may panalo ang lahat ng laban. 2020. Yes, okay. Ilang taong gulang ka na? Ilang taong gulang nag-start ka ng boxing? Nag-start ako ng boxing mga siguro 8 years old sa elementary na try ako mag-start ng boxing kasi yung tatay ko mahilig sa boxing. Tinuturuan niya talaga kami na mag-boxing. So ilang laban mo sa amateur? Nakapanalo ka ba ng mga national? Sumali ka ba sa mga national? Sa eskwelahan ako nakasali na siguro dalawang beses hanggang regional fight rank, isang beses. Sa amateur? Sa amateur, doon sa Sambuanga. Sa Sambuanga? Pero marami akong mga laban na kulurom. Yung walang headgear, walang mouthpiece. Parang amateur na din ron, kulurom. So, ilang rounds yung lalabanan nyo doon panal? Four rounds? Anong record mo doon sa amateur? Yung mga kulurong, kasali mga kulurong? Sa kulurong, siguro 50 may get yung laban ko. 50? 50. Okay. Paano ka na nag-pro? Kaya ilang taong gulang ka nag-professional boxer? Saan ka nag-start, nag-pro? Nag-professional ilang taon? 22 years old ako na. Professional. 22 years old. Saan ka nag-start ng professional? Doon sa Kuan. Sa Davao talaga ako. Sa Davao? First fight ko na professional doon sa Davao. Yung trainer ko dati, si Kuya Dundun. Sultan. Dundun Sultan. Di ba si Dundun Sultan nagiging WBA World Champion siya? Dito siya, Philippine Champion. Dito sa Alan.
Yan yung pinakauna na nag-world daw dito. Oh. So WBF sa world. Maganda mang record ni Sultan, kaya paano ka napunta dito sa Alajim? Ah, napunta ako kasi unang fight ko sa Ala, nanalo ako. Ala promotion yon. Tapos pangalawa, Ala promotion pa rin panalo. Tapos pangatlo, nakalaban ko yung ano, yung Ala fighter. Natalo ako kaya Sinong si Rolando Sirbanya yon. Ah, yung dati unang, oh. Unang nakatalo sa akin. Oh, unang nakatalo sa akin. Tapos nakita ni Sir Ala yung talagang owner ng Juan. Nakita niya ako na may potential daw na ano, boxer. Kaya niya ako kinuha. So, kinabihan niya ako na bibigyan niya ako ng chance na maging kasama sa Ala fighter. So, yun, ginagrab ko talaga yung opportunity. Kaya nandito ako sa Ala. Yun doon nag-umpisa yung anong ala mo. So, kumusta naman ang pag-ano mo dito? Pag-training mo dito, lahat? Pagdating ko dito, siyempre na grabe ang ano ko. Kasi dito, makikita mo talaga ang training na talagang pulido yung mga training dito. Yung unang dating ko dito, sobrang na ano ako, na nahirapan talaga. Pero mga 3 months, na kaya ko na yung training. So ngayon, nagpasalamat talaga ako na nandito ako sa Ala, kasi dito ako naging matatag, marunong, naging ano, na ayun sabi, experience lahat ng mga sa dito lahat. Oh. Ito ang the best na gym na talagang hindi ko iiwan. Yun. Dito yung kung talagang training ka, disiplina lang talaga ang kailangan. So, sa ngayon, ilang record na mo sa professional? Sa professional, 21 fights. 21 fights? Dalawang talo dito sa Pilipinas, 3 sa labas ng bansa. Anong pag i-announce ka sa ano ring? Anong tawag mo sa anong ring name mo? Ring name? Ang ring name ko talaga ay Zorro. But binilagyan ka ng Zorro. Bakit Zorro? Kasi yung ang nagbigay talaga ng Zorro na ring name ko, yung talagang owner na si Sir Ala. Siya yung nagbigay sa akin ng Zorro kasi mukha daw ko Zorro. Ba't pinawisan ka ng interview natin? Kasi, alam mo, kasi, parang pinawisan ka lahat, ha? Parang nag-10 rounds tayo dito, ha? Sobrang, ano? Sobrang excited. Sobrang excited. Kasi, Kailan laban mo? Laban ko pala, ngayong March 21 sa Johannesburg, sa napusuportahan niyo ako. Alam ko, title yun, di ba? Title? Title fight, anong, IBF? Ito yung belt ko dati. Yeah, ito yung belt. Yung kalaban mo si ano, si Titi ba yun? Titi. Makasulit Titi. Yung knockout mo lang ilang round? Ilang round. Tapos, ng ano? Yun ang nakaano mo sa world title. Yung Casimero pala. Casimero. Yung Casimero, yung nag ano mo sa world title fight kay John, kay Jerwin Nakahas. Yun ang ano, no? Yung ticket mo. Kasi yung positive elimination yun. So, maybe pag manalo ka dito, yun na rin. Bibigyan ka na sa diba? So, kumusta naman training mo ngayon? Ang training ko ngayon, sobra. Ha? Train hard talaga ako ngayon kasi may goal ako ngayong 2020 na maging champion ulit. Tapos makalaban ulit sa World Title Fight. Sana kalaban ko yung mga matitindi. Yung mga talagang di kalibre. Kasi sinasanay ko sarili ko ang depensa, speed, talagang sinasanay ko sarili ko na mag-level up talaga sa World Championship. Para kaya mo. Sino mang gusto mong kalabanin sa World Championship? Yung mga foreigner talaga yung gusto ko na kalabanin. So wag na, hindi na tayo ng mga Pilipino. Kasi ka Pilipino, ano, talagang iba. Iba yung talaga yung mas excited kalaban yung foreigner. Nakita mo ng laban mo, yung kalaban mo sa March 21, di ba? March 21 sa Africa. Nakita mo ng laban niya? Ngayon, hindi ko. Hindi pa mo nakita? Pero alam ko na kaya ko. Alam mo kaya mo? Wala bang YouTube video sana? Ano? YouTube parang pansmit lang nakita ko. Nagpansmit lang siya, nakita mo? Alam ko na kaya. So ano mang style niya?
Wala, siguro amateuris. Amateuris ya? Ilang round? Anong prediction mo sa laban? Hindi abot na 12 round yun. Hindi abot ng 12 rounds? Hindi abot ng 12 rounds yun. Pag abot ng 12 rounds, patay tayo? Patay tayo, panalo siya. Hindi na. Okay, okay. Sinong mga ka-sparring mo sa ano? Sa dito, during yung training camp nyo ba? Sino-sino ang mga ka-sparring mo sa laban? Dito, sparring ko si G. Santisima, si KG Kataraha, si Melvin Rosalim, kasi nag-spar play kami. Spar play, yung, tapos para sa speed. Tapos mga 6-rounders dito, si Reggie Saguano. Yung mga magagaling din. Magagaling na mga sparring. Makapagbigay din ng anong learning. Learning sa sparring dating sa laban. So anong timbang nimo ngayon? Anong ilang timbang nimo ngayon? 125 na ako, 10 pounds over. 10 pounds over? Ilang days na malang may 12 days. 15 days. Malayo. Mamayang gabi dumating si ano si Kusi Tanaka, gustong mag-sparring daw. So willing ka ba maka-sparring sa kanya? Sa Friday? Willing ako kasi world champion 'yan. Opportunity na makaka-sparring ka ng world champion ay dagdag points na rin sa mga technique, paano pwede siyang, paano siya matalo kahit sa sparring lang yun. Kailangan buga-buga ito doon sa sparring. Baka Friday, mag-sparring sila sa Friday dito. Sparring kami, Tanaka, Kuis, Tanaka. Kaya sa Tanaka. Good luck. Sige, good luck lang sa'yo. Sige, anong message mo? Saan ka ba? Inoue at saka Casimero? Anong prediction mo kay Inoue Casimero? Siyempre, ako talaga, Casimero ako ngayon. Kasi idol ko lang, dati pa si Casimero. Di ba kasama mo ng training si Casimero dati sa ano? Sa Omega. Sa Omega, no? Nag-sparring naman ka doon? Hindi. Hindi. Takot pa ako dati sa kanin. Takot? Sobrang lakas. Sige, anong misis mo sa kanya? Ako, Casimero, Dol, that's key. Sana manalo ka sa darating na laro. Nalaban mo kay Nauyan na uwi. Sana shock the world talaga. Kasi dati pa idol na kita. Yun. Sa mga boxing fans mo, sana ang nag-support sa imo. Suportahan niyo kami mga boxers kasi hindi basta-basta ang boxing. Natatalo man kami, panalo, natalo sana. Suportahan niyo palagi lahat ng boxer natin ibas kasi hindi basta-basta ang nasa ibabaw ng ring. Buhay ang nakataya namin. So, yun. Sa mga baser pala dyan, sana mag-isip-isip kayo. Huwag nyo kami ibas kasi nasasaktan din naman kami kasi may puso kami. Sana pumababas kayo, yung maganda naman. Okay, Jonas, salamat sa pag-time nga in-interview kita. Salamat na pinagbigyan mo yung YouTube channel ko para ma-share mo yung ano mo. Yung talaga malaman nyo na hindi basta-basta ang boxing, buhay boxing nyo. Salamat kayo coach kasi masaya ako na na-interview mo rin ako at click the bell button below. Alright! Subscribe! Bye! Make sure you like the link below. Like, thumbs up. Yeah. Thank you.